Kumusta po kayo? Handa na ba kayong matuto sa ating bagong aralin? Ngayon, tayo ay nasa ika-apat na araw para sa linggong ito. Tara, magbalitaan muna tayo. Ngayon ay araw ng Huwebes. Pakiulit nga po mga bata. Huwebes. Ika-22 ng Oktubre, 2020. Ano naman kaya ang uri ng panahon natin ngayon? Maaraw ba? Maulan? O maulap? Maaari mo bang sabihin? Magaling! Ngayon ay dumako na po tayo sa ating aralin. Mga bata, tingnan po natin ang lagayan ng tubig na ito. Maaari mo bang tukuyin kung ano ang kulay ng lagayan ng tubig na ito? Tama! Ang kulay nito ay bughaw. Tinatawag din itong asul o kaya naman blue sa Ingles. Pakiulit nga po mga bata. Bughaw, asul o blue. Magaling mga bata! Narito naman po ang mga halimbawa ng mga bagay na kulay asul o bughaw. Bughaw na balyena, bughaw na lobo, bughaw na ibon, bughaw na kotse, at bughaw na paru-paro. Tumingin naman kayo sa inyong paligid. May nakikita ka bang kulay bughaw? May damit ka bang kulay bughaw? O kaya naman laruan na kulay bughaw? Maaari mo ba itong ipakita? Magaling mga bata! Tandaan po natin, ang kulay bughaw ay isa sa mga pangunahing kulay. Ano nga po ulit ang kulay na inyong nakikita? Kulay bughaw, asul, o blue sa Ingles. Magaling mga bata! Ngayon ay oras na para sa inyong mga gawain. Kunin na po ang inyong Module 3, lapis, crayola, at pambura. Para sa unang gawain, guguhit po kayo ng 2 bagay na kasing hugis ng nasa kaliwang hanay. Para sa 2 gawain, kukulayan naman po ninyo ng bughaw ang mga larawan. Para sa 3 gawain, paghambingin ang 2 larawan sa loob ng parisukat. Lagyan ng check ang malaki at X naman ang maliit na bagay. Para po sa 4 na gawain, bakatin ang letrang S. Ayan, at dahil natapos nyo na ang inyong mga gawain, ay bibigyan ko kayo ng 4 na star. Para sa mga magulang, huwag po nating kalilimutang sagutan ang feedback form. Yan ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!